Isa ang rubber industry sa Zamboanga, Cebu guys, sa lubhang naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Pero matapos ang higit dalawang taon, kamustahin naman natin ang industriyang ito. Alamin natin yan sa report ni Rod Lagusad. Pangunahing bahagi ng mga sasakyan, maliit man o malaki, ang gulong. Hindi naman mawawala ang tsinelas sa mga ginagamit sa mga pang-araw-araw na gawain. Ilan lang ito sa mga produkto na gawa sa rubber o goma. Ang goma o rubber ay ang pangunahing produkto ng lalawigan ng Zamboanga, Cebu. Ang rubber plantation na ito dito sa bayan ng Naga ay isa lang sa maraming rubber plantation dito sa probinsya. Kinakailangan na 6 hanggang 7 taong gulang ang edad ng isang rubber tree bago siya makuhaan ng dagta na siyang pinoproseso para maging goma. Pero paano nga ba nagkakaroon ng goma? Dito sa taniman ng rubber trees, ipinakita sa amin kung paano nagsisimula ang proseso. Ang mga magsasaka nito ay may paraan ng paghiwa sa bahagi ng puno para lumabas ang dagta nito. Napaka-importante para sa pagtatanim ng rubber trees ang land preparation. Kailangan na palagi yung round weeding, first year, every month, quarterly ang fertilizings, tapos pag pwede nang mag-spray ng herbicides, isprayhan na kasi pag hindi umabot ng standard na manipis pa yung kailangan, may standard siya na kapal ng yung balat niya ba. Matapos itong ipunin, hahalo naman ito ng formic acid para tumigas. Mula dito, ang tinatawag na lam ay dadalhin na sa planta. Dito ay dadaan na ito sa proseso. Hanggang sa maging ganito na ang itsura nito. Ito ang raw material sa mga rubber products na ini-export sa ibang bansa. Ayon kay Zamboanga, Cebu Governor Ann Hoffer, sa kasalukuyan, mababa ang presyo ng rubber ngayon. It's a worldwide thing. We cannot decide on the price now. But the sad thing is there are diseases now. Fungal diseases that have attacked our rubber trees. But the thing with the fungi, which has hit our rubber trees, it's in the farthest town. Anya sa kasalukuyan, ang Philippine Rubber Research Institute ay may ginagamit na gamot para dito. We are looking for ways to make it higher and to improve the productivity of our rubber trees. We're working with our provincial agricultural team and we're working with the Philippine Rubber Research Institute to really find solutions to our rubber problems. Dagdag pa niya, noon mataas ang presyo ng kilo ng bawat lam. Bukod sa pagkuha ng dagta sa mga ito, kapag natapos na ang productive lifespan ng isang rubber tree na maaring tumagal ng 30 years o higit pa, napapakinabangan pa ang rubber tree dahil ang mismong puno nito ay maaring gawing furniture. Matapos matanggal sa pagkakatanim ay puputulin ito para maging block at dahil hindi naman ganun katibay ang rubber tree tulad ng ibang puno, dumadaan ito sa proseso kung saan ibinababad ito sa isang makina na may kemikal para tumigas. Matapos dumaan sa proseso, ang lumber ng rubber tree ay dito sa workshop na ito ay binubuo ang naturang lumber para maging furniture tulad ng upuan, lamesa at ng pintong ito na isa sa pinakamabentang produkto ng kooperatiba. Dito ay masinsin na ipinoproseso ang mga kahoy, pinapakinis at pinuputol bilang material ng furniture. Ang kanilang nagagawang dekalidad na produkto ay kanilang naibebenta. Ngayon, yung napuntahan natin yun doon sa dryer, yung nakita niyo yung mga dami-dami yung nakapile kasi may kontrata na kami doon para hindi na kami magproblema sa bayer. Kasi yung pag-treat namin yun sa medicine at saka yung pagluluto doon, nakakontrata yun. Sa kasalukuyan, unti-unti nang bumabangon ang kanilang kooperatiba. Ang Tambanan Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative mula sa naging epekto ng COVID-19 pandemic. Kasabay rin ito ang patuloy na pagbangon ng rubber industry ng probinsya. Rod Lagusad, para sa Bayan.